Hello, hello, what's up sa inyo mga kakwentuhan? This is Marquee TV. Ngayon ay pag-uusapan natin ang kwento ni Nana ng Mobile Legend Stories. Pero bago ang lahat, please mag-subscribe ka na sa ating channel para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at bagong kaalaman. Kaya, simulan na natin. Hindi lang ang Moon Elves ang tanging naninirahan sa Enchanted Forest, sapagkat ang lahi ng mga pusang Leonens ay dito rin naninirahan sa kagubatan. Sila ay cute, palakaibigan at kailanman ay hindi nasasangkot sa mga kaguluhan. Sila ang mga tapat na tagapangalaga ng Enchanted Forest. Ang mga Leonens ang pinakaunang naninirahan sa Enchanted Forest. Nagtataglay sila ng lakas at likas na talino sa lahat ng bagay tungkol sa mahika. At ang ating hero na si Nana ay espesyal kumpara sa ibang Leonens dahil na rin sa mabuting kalooban nito at mahilig rin sa paglalakbay itong si Nana. Mausisa din siya sa lahat ng bagay at umaasa siya na balang araw ay makakaalis siya sa Enchanted Forest. Para makita at malakbay ang Land of Dawn. Ngunit minsan si Nana ay may ugali din na pagkapilya na mas nagdudulot ng problema sa mga nakapaligid sa kanya. Si Nana kasi ay may taglay ng lakas na kapangyarihang mahika na hindi niya kayang makontrol. At ang pinakamatinding nangyari kay Nana ay nung mawalan siya ng kontrol sa malakas niyang kapangyarihan na siyang dahilan para masira ang halos kalahati ng Enchanted Forest. Upang maprotektahan ni Nana ang mga kalahi niyang Leonens mula sa kanyang hindi makontrol na napakalakas niyang mahika. At dahil sa nangyari, ay nagpasya si Nana na iwanan ang kanyang tirahan para maglakbay na lang sa Land of Dawn. Sa paglalakbay ni Nana, ay nakarating siya sa isang bayan ng mga tao at namangha si Nana sa mga bagay na bago niya palang nakita sa kanyang buhay. Nakita rin ni Nana ang isang slave trader o nagbibenta ng alipin. Pinapahirapan nito ang batang babae. Hindi kaya ni Nana na panoorin lang ang ginagawang pagpapahirap sa babae. Kaya naman, unang umatake si Nana gamit ang kanyang mahika at napalaya nga ni Nana ang nasabing batang babae. At ang batang babaeng iyon ay si Eritel. Kasama nito ang kanyang kaibigang si Milodon na si Leo. Tinulungan din ni Nana na matuto ng lingwahe ng mga tao at mga ilang bagong paraan sa pakikipaglaban. At naging matalik nga na magkaibigan itong si Nana at si Eritel. At sa paglalakbay din ni Nana ay nakasalubong niya ang Moon Elf na si Mia. Si Mia ang tumulong kay Nana para mapigil ang nag-uumapaw na kapangyarihan nito. Itinuro din ni Mia ang sikreto ng mga Moon Elves para makontrol ang magical energy nito. Kaya sa taglay na katalinuhan ni Nana ay mabilisan niyang natutunan at na-master ang lahat ng mga itinuro ni Mia sa kanya. At dito nagtatapos ang kwento ni Nana ng Mobile Legends mga kakwentuhan. At sana nagustuhan nyo rin ang kwento ni Nana. Kaya comment down below kung isa ka sa tagahanga ni Nana. Maraming salamat mga kakwentuhan. Sa susunod ulit, paalam!